Bukod sa presensya ng Abu Sayyaf at iba pang lawless elements sa Zamboanga Peninsula, dagdag pasakit din ang presensya ng makakomunistang rebelding grupo ng New People's Army. Kadalasang punteriya ng pulang grupo ang mga lugar kung saan hirap na maipaabot ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Yung effort natin na dapat mapalapit natin yung mga kasundaluhan natin sa komunidad is really very important. Ang komunidad kasi ang naging target for recruitment, for deception ng mga kalaban natin. Kaya naman upang maipakita nito ang kanilang sinseridad sa komunidad na kanilang pinagsiservisuhan, naging layunin nila ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa kanilang pamayanang napabibilangan. In gaining their trust and confidence is also like winning the war na rin. Na mapakita na sincero ang gobyerno sa pagtulong sa kanila. Bagamat marami na ang dating miyembro ng kilusan na nagbalik loob na sa pamahalaan, aminado si Major General Ponyo na hindi dapat maging kampante at ipagsawalang bahala ang multiplying capacity ng iilan pang natitirang miyembro ng pulang kilusan. Insignificant na sila. Kokonti na lang. They try to establish dun sa mga boundaries nga. Binigyan kami ng timeline ng ating IRED quarters, pati yung ating presidente. We are very sure because of his support, matapos natin. Pag-aamin din ng mga militar, hindi kakayaning matuldukan ang sigalot ng pamahalaan at rebelding grupong New People's Army kung sila lamang ang kikilos at aasahan. Kaya naman sa ilalim ng Executive Order No. 70, layunin itong pangasiwaan ang programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa paglaban sa insurensiya. Malaki po yung impact ng whole of nation approach, no? Hindi mabigat i-engage ang ating insurgency problem nang kasama mo po yung iba't ibang agency. Dito lamang Nobyembre ng nakaraang taon ng mapaslang ng militar sa isang combat operation ang First Deputy Secretary ng New People's Army Western Mindanao Regional Party Committee na si Alias Baste o Coco. Inassault namin yung lugar. Una agad na bumulag na sa paningin namin. Silyo nito na abong na agad yung nakita namin nakabulag. Top 6 siya sa pinaka-wanted na CTG member sa buong Pilipinas. Kinilala si Alias Coco bilang isa sa pinaka-ma-impluensyang leader ng kilusan. Pero sa hindi inaasahan, naging kakabit ng kanyang pagpanaw ang pagbabalik loob ng ilang miyembro ng kilusan sa pamahalaan. Magandang gabi, Pilipinas!